So Tala is one of the best loan app currently ngayon, ano. So familiar tayo regarding Tala loan app. Na masasabi din talaga natin na legit na mauutangan natin, ano. In case of emergency, in case of pecha de peligro, so maaasahan natin to si Tala, ano. And at the same time, kinocomment natin to si Tala because Tala has one of the loan app na talagang maganda yung kanyang customer service kasi nga daw po hindi tawag ng tawag, hindi follow up ng follow up, safe yung info mo kay Tala. But this experience of mine, no? Very disappointed ako. Why? So let me share with you this experience of mine. So actually, na-share ko sa inyo currently lang, few weeks ago I think, nakapag-share ako dyan ng video regarding po sa Tala loan app, no, na nakapag-loan po tayo dyan. And then after that po, no, binayaran natin siya. So few days ago po, no, so I visited my Tala loan app and then nakita ko po na may kailangan kasi sana akong transaction doon sa Tala, which is it needs a verification code na isi-send po sa mobile number. And then antay po ako ng antay sa verification code ko po na isi-send po sa mobile number ko. Wala pong dumating. Kahit anong antay ko, wala talaga dumating. So I check the mobile number. So nakita ko po, deactivated na pala yung mobile number ko na yun na nasa Tala loan app ko. So yung Tala mobile number na yon, same po yon sa mobile number ko sa Mabilis Cash na ganun din yung nagiging issue ko, deactivated na din, which is nagawan po natin ng solusyon sa Mabilis Cash kasi responsive yung kanilang customer service. Whereas itong si Tala, ganun yung ginawa ko. Nag-appeal ako, nag-email ako, kumontak ako sa kanila, and then nag-fill up ako ng kanilang form kung ano yung concern ko. So sabi ko doon, I want to change my mobile phone number kasi ganito ganyan, deactivated na, I cannot receive my verification code or I cannot receive the SMS or mga notification galing sa Tala nga kasi meron nga po akong loan offer po sa kanila, which is every transaction po sa Tala is kailangan po ng verification code to confirm talaga. So hindi po magiging successful po yung transaction ko sa Tala kapag hindi ako nakaka-receive ng verification code through SMS po. So yun yung concern ko, and share ko yun yung details ko kung bakit kailangan kong magpalit ng mobile number. So share ko yung info sa kanila na why I need to change my mobile phone number because of some instances nga po, which is because I needed talaga kasi nga deactivated na yung SIM card ko, hindi ko talaga siya magagamit. So sinend ko na yung appeal ko, no, so nagsend ako ng concern ko sa kanilang email, ano, and then ayun nga, no, so responsive naman si Tala but few hours bago siya magreply. And ang nireply niya po sa akin is yung mobile number daw na kinonsern ko does not match daw sa record nila. So how come na hindi magiging match sa record nyo? Eh nakakapag-load na nga ako dyan eh, then alam ka naman mag-invent ako ng number. Then sinek ko talaga mabuti kung nagkamali ba ako na isang number para hindi siya mag-match. So nakita ko talaga match na match po yun at nireview ko talaga siya ng bonggam-bonggam bago ko isend sa kanila. So ganun, no, nag-appeal na naman ako. Inulit ko na namang isend sa kanila yung email, yung appeal ko, nag-concern ito, ganyan-ganyan. So sinend ko ulit. So na-receive naman nila, in-acknowledge nila. Then parang kinabukasan or after a few days ata, hindi siya agad-agad nag-reply. So nag-antay talaga ako ng respond nila. And then yun pa din ang sinasabi nila, unfortunately daw, hindi daw nag-match. So hindi ko na alam anong gagawin ko kay Tala. But then again, tinry ko ulit mag-appeal sa kanila kasi binibigay po sila na form para isend doon yung talagang concern natin. Ayan, nag-appeal ako dyan, nag-fill up ako, tapos sinend ko ulit. Sabi ko, last na to. Pag ganito pa rin, ayoko na talaga dito kay Tala kasi talaga hindi ko siya nagugustuhan, hindi ko nagugustuhan yung kanyang mga respond. So yun, parang mga ilang oras, actually parang after 10 hours ata, mga ganun po siya, matagal siya mag-reply. And then ganun ulit yung sinabi niya, does not match daw. So paano nila ma-resolve yun kung ganun yung ganun sinasabi nila? Hindi ka na paano sila tatawagan, directly makakontakt talaga sila kasi talagang hindi naman talaga nga sila responsive. Then actually din talaga nagalit na ako, and then nag-email na din talaga ako sa kanila din talaga. Sabi ko, bakit ganun kayo na ganyan, how come na hindi magma-match? Bakit ang hirap niyong kontakin? Bakit ang hirap makipag-usap sa inyo? Blah blah blah. Nagsabi na ako doon, nagalit talaga ako. And then yun nga, wala naman siyang respond. Pero alam mo yun, ang hirap nilang kausapin actually. So yun yung experience ko sa kanya. Ngayon hindi ko alam paano yun i-resolve kasi ilang araw na po ako nag-aantay talaga ng respond nila regarding that matter. So paano nga naman nila ako makukontakt sa number na yun, deactivated na nga. So paano nga nila matatawagan yun? So I've tried to reach out naman, pero grabe naman ang kunat ng customer service nila. Alam mo ba, si Mabilis Cash, ang bilis lang makipag-usap doon. Ganito rin yung nangyari sa akin eh. So deactivated yung number ko doon, and then yun nga, pinapilitan ko through email lang din. Through email yung conversation naman. And that was successfully processed talaga. Napalitan talaga siya. So I think naman Tala is better
than mabilis ka sa in terms of customer service. No? Bakit ganun? Ang hirap makipag-reach out dahil. So, ang hirap makipag-negotiate sa kanila. And I don't know ha, I don't know. Hindi ko gusto yung ganitong loan app na ang hirap nilang isettle. Ang hirap makipag-settle sa kanila. Kasi gusto ko lang naman, ano, ma-retrieve or maging active yung aking account sa Tala. Kasi paano ko nga masasabi or magagamit itong Tala loan offer ko, yung aking Tala loan offer, no? Hindi ako nakaka-receive ng verification code. So, kung makakapag-disburse man ako ng loan offer hanggang Tala wallet. Ngayon, kung gagamitin ko yung Tala wallet ko to pay my bills, to buy a load there. So, I tried that, no? Nangailan pa rin po sila ng verification code through SMS. So, paano nga ako makakapag-transact dito? So, ang hirap. Ang hirap nyong kausapin. So, paano ko pa matatry yung mga loan services nyo kung ganito? So, hindi kayo responsive sa akin. So, nananawagan ako sa inyo, no? Tala loan customer service. So, baka naman. So, ako po yung nag-email sa inyo regarding my mobile number. So, baka naman. Baka gusto nyo pansinin yung concern ko. Kasi talagang X kayo sa akin pag ganito at ganito kayo talaga. So, hindi ko gusto yung customer service nyo. So, hindi ko ba talaga mara-recommend yung ganitong loan up kung ganito yung treatment nyo sa amin or sa akin po, ano. Buti mangyari din sa iba ito na yung mobile number nila deactivated na and hindi din magamit. Ang hirap yung kausapin talaga, actually. So, ako lang ba? Ako lang po yung naka-experience ng ganito sa Tala loan up. So, comment down below po sa mga viewers ko po dito na naka-experience din na hindi maganda sa Tala loan up, sa customer service nila. Let me know in the comment section. Kasi po, ang pinaka-risk nito, no, what if, no, magkaroon tayo ng problem encounter dito sa ating Tala loan offer, Tala loan amount sa disbursement natin, yung nakapag-disburse na tayo, then hindi natin na-receive yung ating pera. What if nangyari yun? And then, ganito ka-weak ang customer service ni Tala loan up. So, sa tingin nyo ba, matutuwa tayo sa ganito customer service ni Tala loan up? Regarding sa mga issues dito sa Tala loan up, kasi balita ko dito sa Tala, ano, madaming issues dito na hindi daw nare-receive yung kanilang dinisburse from Tala loan offer or from Tala wallet to their respective disbursement method. So, paano na lang, no, kung ganito ka-weak kayo, ganito ka-weak ang Tala customer service? So, baka naman. But anyways, guys, mag-a-update ako sa inyo, ha, kung may ganap dito sa Tala. Kung mare-retrieve pa ba natin yung account natin dito. Though, yung account naman natin dito is okay pa, eh. Okay naman siya. Na-open ko naman siya. So, ang concern ko lang talaga, hindi ako makapag-transact, hindi ako makapag-disburse, hindi ako makapag-pay bills, hindi ako makapag-buy load. Kasi nga po, nangangailangan sila ng verification code, which is deactivate na yung SIM card ko. I cannot able to process it anymore talaga. So, yun lang naman ang halas ko dito kay Tala. So, I hope talaga hindi ako naging isa dito. Kasi mga ganito loan off talaga, kinocall out talaga to. Kasi ang hirap eh. Hirap yung ganito na parang hindi sila nagre-respond, hindi sila responsive. So, anyways, again, i-update ko kayo dito regarding this. So, yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para lahat po ng videos ko is notified and updated po kayo. Thank you po for watching this video. See you on my next video. Bye! Thank you.